Ayun, good day sa ating life class students. Binabati ko po kayo na isang magandang araw. So, gusto ko po kayo i-congratulate kasi kung napapanood niyo po ako, ibig sabihin po ay nandito pa rin po kayo sa process natin. Yay! Palakpakan! Bigyan po natin ang ating mga sarili na masigkang palakpakan. Ayun, so, bago po ang lahat, so ayan, no, mas malakas pa sa akin yung mga ano, vehicle. So, pagpasensyahan niyo na po kasi kami po ay nasa highway, yung bahay po namin. So, ayan, gusto ko po muna magpakilala. Ako po si, si Jenny Escalante. So, life class student po before, pero graduate na po ngayon. Life class graduate po tayo sa WCC Valenzuela. Ayan, so, ngayon po nandito po ako para magpatotoo sa kung gaano po kabuti ang Lord sa buhay ko at kung gaano po niya nagamit yung process, yung life class to change my life para magkaroon ng class yung life ko. Yun, di ba? So, sisimulan ko po siya sa ano kasi 2019 po kayo, medyo mahaba-haba, nasa 2019 pa lang po tayo. Ano? Hindi po, iklaan na lang po natin. So, 2019 po ako kasi nag-start sa Valenzuela, na-invite po ako nung anniversary nila. So, nung pumunta po ako talaga nun, wala po akong ano, hindi ko po will sa loob-loob ko. Wala po talaga sa isip ko na mag-i-stay po ako na ganito, na mag-process ako, na mag-grow po ako dito sa church. Pero glory po talaga sa Lord. Kasi alam niya po kung saan po tayo ipa-plant para mag-grow po tayo. So, ayun po, fast forward. Ayoko po talaga na, ano, sabi ko, sobrang ingay po ba? Pasensya na po. So, ayun, I hope naririnig niyo pa rin po ako. Kasi madami pong bata sa baba. Daming, ano, ang daming commercial. Ayan, pasensya na po. Tawag po doon. Ano po, wala po sa loob ko na magtuloy kasi po ang church po ng Valenzuela ay sa Wawang Pulo. So ako po, nakatira po ako sa Bignay. So kung i-describe ko po yun, yung Wawang Pulo po at saka Bignay, parang two opposite, ano po sila, na dulo ng Valenzuela. So magkabila ang dulo po. So ako po, nasa kabilang dulo. Yung Wawang Pulo po, nasa kabilang dulo. So tagal po ng biyahe, malayo po talaga, sabi ko. Ay, hindi na ulit ako aaten, ganun. Kasi nung ano po, nagtuloy-tuloy, attend pa rin po ako ng attend. Talagang under po talaga, ano, di po natin yan hindi natin manuno kapag sinabi ng Lord na pumunta ka, ayan. Talagang hindi mo ma-explain bakit tumutuloy ka pa din, di ba? So, glory po sa Lord. So, ayun, fast forward. Nung nag-live class po ako, ano pa lang po noon, pasukan pa lang po, so wala pa po pandemic. Nag-enroll po kasi ko, so siguro po lahat naman po tayo, may dream school po tayo, no? So, ang dream school ko po talaga, PUP. So, glory po sa Lord, nakapasa naman po. And nag-enroll po ako, ganun. Kaso po, nung nakita ko po yung schedule ko, ano po, may Sunday po ako, NSTP ko po ng Sunday. Sabi ko, ala, kapag tumuloy ako dito, hindi ako makakapag-church, hindi na ako makakatuloy sa process, sa life class nga, kasi mag-i-start din po nun yung life class. Tapos, nagkaroon po ako ng struggle nun. As in, pinag-pray ko po siya, pinag-pray po namin nung dati ko po leader, pinag-pray po namin sa church na kung ano nga po magiging decision ko. Kung ano, hindi, bukod po sa decision ko, ano po yung gusto ng Lord. And ayun po, so kung nakikita niyo po ako ngayon, ibig sabihin, give up ko po yung PUP. So gusto ko lang po dito sabihin is, nothing less than God's best. Ayan po yung tema natin ngayon. So, kasi noon po hindi ko maintindihan bakit pinili ko yung life class over my dream school na antagal kong pinag-pray, na antagal kong yung process ng pag-enroll, ang haba, mula sa exam, ganun po. Pero totoo po talaga na nothing less than God's best. Alam po kasi ng Lord kung ano po yung desire ng puso natin. So ayun po, as a graduate of life class, doon po talaga mas lalong na-work out yung faith ko po sa Lord. Yung faith po kasi, yun po talaga yung sumasalo sa akin hanggang ngayon sa lahat ng failures, sa lahat ng challenges. Sa lahat ng sa lahat ng mga ano, lowest moments of my life, andyan talaga si Lord, hindi po ako iniiwan. And yung faith ko po, siya po yung tumutulong sa akin to move forward. So ayan. So gusto ko lang pong
ayun, bibilisan ko na lang po dahil mukhang ano na po tayo, no? Mukhang natatagalan na, Char. So, gusto ko lang po sabihin na ang plano po ng Lord sa atin, the best po yun para sa atin. Siguro at the moment, hindi po natin naiintindihan. Pero later on, makikita po natin. Kasi all things work together for our good po, diba? He makes all things work together for our good. Tsaka po natin mapagdudugtong-dugtong na, ah, kaya pala Lord, kaya pala, ganun. Kasi po siguro kung ano, hindi po ako nag-life class, wala po ako dito ngayon, hindi po ako nagpapatotoo. Kasi ano po ako mabilis po akong mag-give up, ganun. Kaya glory po sa Lord sa motivation na patuloy niya pong binibigay. Gusto ko lang din po i-share na, ayun nga po, na may mga answered prayers po tayo na binibigay sa atin ang Lord sa ibang paraan. Katulad po nun, ang sabi ko po kasi kaya ako gusto sa PUP kasi gusto ko po yung quality ng pagtuturo. Yun po pala yung pagtuturo na hinahanap ko. Hindi po siya academic based. Yung hinahanap ko po pala is yung matuturuan ako sa life. And ayun po, glory po sa Lord na nandito pa rin po ako sa WCC. And ayan po, nag-iiyakan na po ang mga bata. So, nagpapasalamat po ako sa Lord at sa buhay ng mga taong pinadala niya po sa akin para maging daan na maging part po ng WCC mula sa nag-invite sa mga leaders, sa mga mentors po. Ayan. So, I hope tuloy-tuloy lang po tayo sa ating process. Napakabuti po ng Lord. At isa pong privilegio na nandito po tayo sa process. Privilege po na nagagamit po ng Lord yung buhay po natin dahil wala pong sayang sa Lord. Wala pong lahat po ng ginagawa nating labor. May fruits po yan, hindi po yan sayang sa Lord. So, ay po, I hope ma-meet ko po kayo lahat in person. Excited na po tayo sa face-to-face ulit. So, ipag-pray po natin na yung God's will po ngayon sa pandemic. So, ayan muli, nawa po ay okay po ang lahat. Ayan, so may pakamoy, may panlasa. Joke lang po. So, ayun lang po. See you po again sa susunod kung ano po. Lalabin po ulit na makapag-testify dito. Glory po talaga sa Lord. Praise God sa lahat ng testimonies na ginagawa niya po sa buhay ko. Yala po. Thank you po.